Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangang Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay Unlimited Sweet and Spicy Pinoy Style Longganisa. Ginawa ko po iyan. Tingnan po natin na mamaya. Samahan po ninyo ako paano ko po gawin. At meron din po tayong Toron Toge o Lumpiang Toge. Pritong Lumpiang Toge o Pritong Toron Toge. Kaya umpisa na po natin pagpiprepare. Mag-isa po muna tayo ng toge. Yung toge po, pinatubo ko. Marami naman pong instructional videos po sa YouTube. Yan. Hindi ko po ito masyadong gigisa pa kasi ipiprito pa po natin para hindi po ma-overcook po yung toge. Pwede na po ito. Gawa po muna tayo ng homemade longganisa. Ayan. Habang pinapalamig po natin yung filling po ng ating lumpiang prito. Kaysa naman po pumunta naman kayo sa kapitbahay makipagtalaktakan eh, maubos ng oras nyo kung ganito piniprepare nyo at mga pamilya nyo gutom na. Dahil po kwento. Sige po, prepare ko na po. Pagsalo po natin ngayon ay sweet and spicy longganisa at turon toge o lumpiang toge prito. Ayan, isa lang na po natin ang ating longganisa. Lagay po natin sa medium heat. Gamit po tayo ng toothpick para mas maganda po ang butas para hindi po agad sasabog. Ayan po, luto na po ang ating homemade longganisa. Ayan, nakikita nyo po na naglalagit na po ang ating asukal. Okay na po ito, luto na po ito. Susunod na po natin ang ating lumpiang prito o lumpiang toge o pritong toge. Ayan, napakaganda po ng resulta ng ating homemade longganisa at ang ating pong Toron Toge o Lumpiang Toge pinirito ay maluluto na po. Kain na po tayo! Mabuhay! Ay, maraming salamat po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Bago pa tayo masan, dasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat na naman po sa grasya. Binigyan niyo po sa amin sa araw na to, sa aming pagising, maayos po ang sitwasyon. Sana po maging maayos na po lahat. Maraming salamat po nagkakaroon na po ang ilaw at maayos na resulta. Naway tuloy-tuloy na po ang disiplina ng bawat sa isulusukong na po namin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngala ni Jesus. Amen. Ayan, upisa na po natin. Ayan, meron po tayong unlimited longganisa. Ginawa ko po yan. 2 kilos po yan. May kamahalan din po yung ano eh, yung balat po ng, imbito ka ng baboy na manipis. 13 euro. Pero syempre naman, bihira lang naman po yung ganyan, di ba? Kailangan ititreat nyo rin po yung sarili nyo. Basmati po ang kanin natin ngayon. Yan. Maglagay po tayo ng spice vinegar. Meron po itong asin sa kapamitan. Nilagyan ko na po. Gusto ko po talaga pagkakain po kong longganisa, may suka po. Kung may bago, kung sili. Siyempre, yung mantika po na to, galing po sa longganisa, di ba nilalagyan po ng konting tubig? Yan. Tapos hanggang sa magmantika at mapirito sa sariling mantika. Pakasarap po, di ba? Yan, buka tayong konti. Kulayan natin ng konti. May achwete po yun. Gumawa ka ng achwete oil. Nalo po dun sa filling. Filling po ng longganisa. Tapisan na po natin ating turong toge. Yung toge po ginawa ko lang. Meron pong old video pa ang pagpatubo ng toge. Pero marami naman pong makikita kayo sa ano sa YouTube na tutorial. Maas na po ang suka. Susunod po. Pero hindi tayo tubig na malamig. Kalayan ko po ng 100% apple juice. Yung apple juice po mas matamis kaysa dun sa pineapple. Ito po matamis talaga eh.
kabataan. 1:1. Kalahating tubig na malamig. Kalahating tubig na malamig. Tama, kalahating baso ng tubig na malamig. Kalahating baso po ng pineapple juice. Ko po, hindi ko po. Iba-iba po size ng longganisa. Siyempre, homemade. Hindi na po kailangan na gamitan na matinding pulso para po maging perfecto. Pinoy na Pinoy po talaga lasa. Lasa ng Pilipinas po itong ginawa ko ng galisa. Kasi sweet and spicy po, Pilipino style eh. Dinamihan ko po ng bawang no. Turun-turun po ma'am. Pagkakain po ko tulong togi pag walang kamote, paano may gubunan? Masarap po talaga kasi may kamote. Ito po ang kanin ko ngayong araw na ito na. Maganda po pagkakasain ko ngayon sa basmati. Buhaghag. Ang basmati po, iba-iba po ng varieties. Parang mga bigas na bago, bigas na laon. Nakain ko po yung ano. Dinamihan ko po kasi ng ano eh. Chili powder. Medyo maanggang po. Saka yung suka po talaga, maasim. Nating mga pulang ganisa, ang dami pong ala-ala talaga sa Pilipinas. Mantika pa na po ng ano ganisa, ulam na. Pag ganyan po yung mantika, nagluluto po nanay ko. Lalagyan ko po ng toyo, kanis, randok. Mantika ng ano. Nung ganisa, napakasarap. Kami naman po, maliit kami, lagi po may bigas, nanay ko po kasi nag-ipon, hindi po talaga namin naranasan na yung magutom po talaga na walang pagkain. Siyempre sa iba naranasan po yun, kaya saludo po sa mga taong gano'n na
nakakaraos po sa isang araw. Numalit po kami, ano, siguro pinaka-kapos po kami noon sa ulam. Kasi yung father ko po nasa Saudi. At nagkaroon po ng Gulf War. So, apektahan po sila. Kaya hindi po nakakapagpadala. Nanay ko talaga madiskarte po. Excuse me. So, marami kaming palay saka bigas. Papakiskis lang po ng nanay ko. Tapos na wala kaming ulam, mantika toyo yung buhin ulam po namin. Mga kapatid ko po kahit walang baon kami, malapit buti, malapit po yung eskwela kami. Nilalakad po namin, malapit lang. Sarap po yung ganun, naranasan niyo po yung mga ganun bagay. Ayun po kasi nagpapatatag sa atin eh. Ihugod na naman. Tumain na lang nga po tayo. Baka may ibang nanonood dyan, nag-emote-emote. Naalala yung buhay nilang mag-it sila. Okay lang po yan. Pero ngayon, sa ngayon naman, kung okay po yung buhay nyo, masarap po talagang kainin yung mga gusto po ninyong kainin, di ba? Ang pinakamasarap. Na, salamat, natitikman ko rin. Salamat, nakakakain ako ngayon na unlimited longganisa dala sa pagtsatsaga. Salamat, nakakain ako ng unlimited na turontoge. Simpleng kaligayahan po. Tuloy, mainit. Tungo muna po tayo sa lumunis. Ito po kasi medyo pinalamigan ako natin, pero hindi, mainit-init pa rin po eh. Makikita nyo na po, pag malamig ang longganisa, namumupo yung mantika, hindi pa po eh. Mainit-init pa. Ang pag gumagawa po ako ng mga pagkain, gusto po talaga lasang Pinoy. Ayoko po with a twist. Kasi minsan yung twist, nakakasira po ng lasa ng Pinoy. Hindi ko po sa sinasabi doon sa iba kung gawin. Ibig sabihin, yung preference ko po yung gusto ko. Kaya talagang pag inaluluto po ako, Pinoy yung lasa. Buti naman po yung pagmamukha ko eh. Tumitimpla sa panlasa niya. At hindi kayo nauuma. Baka mamaya may naalala kayo pag nakikita niyo ako. Parang ito yung ano. Parang ito yung nambubukas ng bagsak ko ba? O kasa recto. Tama, ito nga yun. Ito yata yung nalang yun eh. Nalang isang balita. Tapos doon po sa mga bagong subscribers. Eh, mukhang pamilyar to ah. Parang ito yung madroga sa pelikula. Yung kontrabiyo sa pelikula. Pero natutuwa po ako doon sa ibang kumita. Talaga mayroon pong mangilan-gilan. So tinatanong kung artista daw po ako nung araw. Parang sinasabi talaga matanda na. Hindi ba pwede ngayon? Nung araw. Tinatanong po eh. Pero po nagsabi, bold actor po ba? Kontrabida po ba sa pelikula? Talagang mga napapanood, pag nakikita ko eh, halos pare-pareho po ng kumid. Mukha daw po akong kontrabida sa pelikula. May mga joke na rin po yung
Yung mga hindi sasanto, yung pag nakita daw, pag nakita daw po, mga hindi na po nananto. Sige po, pag nagkita po tayo, ang height ko po talaga, kasi akala po ng iba talaga, maliit po ako. Sabi nila, siguro mga 5'5 hanggang 5'6. Ganun. Ang height ko po, 5'7 and a half. Palagyan na natin po 5'8 pag bigyan nyo na. 5'7 and a half. Pag nakikita nyo po yung si Keanu Reeves sa itsura niya, sa pelikula, hindi po ganun ah, hindi po ganun itsura ko. Kapag man, kapag may yun isang binubugbog na, ayun yung binubugbog po, yun ay. Naku, kung nakita nyo lang po ako nung teenager ako. Kung nakita nyo lang po ako, lalo kayo mabubuisit sa baba. Ito, tinaalan din ako makakuha ng itong kanisa. Hindi ko pala nagupit. Basta nga po yan. Ano ko nga naman po, ipupurihin ko naman po ang sarili ko. Puro panlalaan na lang ginagawa sa sarili ko. Nung kabataan ko po, may nagsasabi, kahoy ka daw po si Keanu Reeves. Nung pagkatapos kong makulam. Ayan, ayoko na pong magsalita tungkol sa sarili ko. Basta, pag nakita nyo po ng personal, pag nagkita-kita po tayo, pag naramdaman nyo po nanlalamig kayo at kinikilabutan, siguro nandun na po sa gilid-gilid. Oh, okay, nakabahan nyo, di ba? Meron nyo, bakit kaya ganun? Bigla ako kinakabahan. Siguro nandun po sa paligid. Pasensya na po. Napakasarap po talaga. Kamis po ito, lalo na kung may lugaw. Eh sa, siyempre, homemade po ito. Tapos ito, talaga yung oras po talaga yung nakakaubos. Kaya, kagawa nga po dapat ako ng lugaw eh. Kaya hindi naman much kung may longganisa. Kaya kanin po. Excuse me. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyong oras na hindi lang sa pinilangang labay. Bago po tayo magtapos, pasalabatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa grasya na binigyan niyo sa amin sa lahat. Maraming salamat po sa maganda at positibong mga komento. Kahit hindi naman po maraming sa lahat po, nag-iwan po sa ilan ng oras sa pagsabay po sa pinilang tabay. Pakigabay po kami lahat ng tao sa buong mundo. Mga OFW, mga Pilipino pong nanira sa ibang bansa, mga kababayan po namin sa Pilipinas. Kaya pong lahat ng tao buong mundo na magkaroon po ng disiplina at maging maayos na po ang lahat.
Alam po namin isang araw lalabas na po kami, magiging malaya at ma-enjoy na po ang bawat minuto ng aming paglabas po. Maraming salamat po, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sa ngala ni Jesus. Amen. Para po, maraming salamat po. Magkita po tayo mamaya sa greetings at shout-out portion. Hello po, maraming salamat po. Dito na po tayo sa greetings and shout-out portion. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa ating mga kapuso, kapamilya, makaibigan, lagi po natin nakasabay sa Pinilakang Lakbay. Lagi po inuulit, isang malaking pamilya po tayo sa Pinilakang Lakbay. Pisa na po natin ang greetings and shout-out portion. Kamusta po ko? Kumusta po kay Archa Madrid? Ayan, kay Abigail Arafol, kay Mark David Jamet, kay Gretchen Lebrila from Marikina City. Maraming salamat po. Kumusta po dyan sa mga taga Marikina. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Argel Soriano, kay Annie Almario, kay Jem Holy Sacred. Shout out po sa Sagrada Family sa Pugaan, Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao. Ingat po dyan sa mga kababayan po natin sa Mindanao, syempre sa Luzon at Bisaya din po. Kamusta din po kay Lina from Germany. Kamusta din po kay Sir Patrick Echevarria. Ay, nanay tayo lumabus ka. Ay, nanay Salud Buison kay Mami Virgie kay Studio. Mami Virgie, get well sa disiplina po kay Nanay Salud Buison. Maraming salamat po lagi sa inyong pagsabay kay Sir Patrick Echevarria. Maraming salamat po sir kay Sir Tan, kay Nanay Pilar at Tatay Edith. Ingat po lagi. Yun po. Maraming salamat po sa mga taga Bulacan. Maraming salamat po sa mga volunteers po sa Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng volunteers, maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Bong Vasquez. Ayan, taga Malolos po siya. Pero ngayon nasa abroad po siya. Ingat din po dyan sa inyo at sa inyong mga kasama. Sa mga OFW po na hindi makauwi, ingat po lagi. Kamusta din po kay Sweet Reminder. Maraming salamat po. Ayan. Kay Rowie Villag Mom Life, maraming salamat din po sa inyo. Maraming Mr. Shea Esrehim din po, maraming salamat po sa inyong shoutout sa mga comments po na binibigay po ninyo at suporta. Maraming salamat po. Ayun, so ngayon ito po muna yung ating mga shoutout. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-shoutout. Binali ko na po ang shoutout dahil medyo naging okay na po ang sitwasyon. Maraming salamat na po sa inyo oras na inilaan sa Pinilakang Lakbay. Bubulon na po. Maraming salamat po. Basta tandaan po natin, disiplina, magkaisa, magmahalan. Yun po, kailangan po natin yun. Kailangan po natin mag-stay sa bahay para sa ating pong kaligtasan. Hindi lang po sa pamilya po natin, sa buong mundo po. Yun po, kailangan po natin. Panatilihin po natin ng ECQ. Magkaroon po tayo ng disiplina. Maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!